Rival Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minumonitor natin na ngayon nga po ay si Bagyong Guring. Si Bagyong Guring nga ay namataan natin yan dito sa eastern section ng Northern Luzon at asahan nga natin na posibleng magdulot yan ng pag-ulan dito nga sa eastern section ng Northern Luzon. Asahan natin yan sa may Cagayan Valley, dito nga sa may parte ng Tugigaraw, Aurora. Asahan din po natin sa may parte ng Pulilio Island and Quezon, makakaranas tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At patuloy naman nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon. Asahan naman natin sa may parte ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao at Metro Manila ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ayon naman sa latest update ng ating advanced weather forecast ng European Center, ito po ay mataas pa rin ang tsansa na umabot ng hanggang typhoon category. At sa ngayon nga po, bumaba ang tsansa nito na dadaan sa ating kalupaan ng extreme northern Luzon dahil posible nga na ito ay bababa pa hanggang parte ng central Luzon at ito po ay mag-curve ulit pabalik dito naman sa may parte ng Taiwan. Yan po yung pinaka-latest update natin ng European Center pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga hatakin ito yung ating habagat na magdudulot naman ng matinding pag-ulan sa ating bansa. At yung isang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay mababa pa rin po ang tsansa na tumama sa ating bansa dahil posible nga umangat ito patungong Japan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, halos sa 4 na araw mag-i-stay dito sa area ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Itong si Bagyong Guring bago po yan dumiretso dito sa may parte ng Taiwan. By August 25, dahan-dahan pa rin po yan nag-i-intensify. August 26, lumalakas pa po yan. Posible nga umabot yan severe tropical storm. By August 27, posible na yan maging typhoon category at hahatakin nga po niya na yung ating habagat. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. At pagdating ng August 28, mag-i-start na siya mag-recurve patungo nga sa may Taiwan. At pagdating ng August 29, ito po yan nasa extreme northern Luzon. At pagdating po ng August 30, posible nga tumama ito sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng August 31, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil nga po yan sa ating habagat. At ito nga po yung isang malakas na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng September 1, yan po ay aangat na no dito sa may parte ng Japan. At pagdating naman ng September 2, tuluyan na po yan aangat dito sa may parte ng Japan. Inuulit natin, ito po ay malaki pa rin ang tsansa ng magbago itong senaryo nitong dalawang bagyo na ito na makakaapekto sa ating bansa. Ito naman pong isang bagyo na kasunod ni Bagyong Guring ay hahatakin nito maigi yung ating habagat na magdudulot pa rin ng pag-ulan sa ating bansa. Kaya bayang pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil malaki pa rin po ang posibilidad na magbago nga rin po yung track nitong Bagyong Guring. Kung mapapansin nga po natin dito sa ating wind map, ito po yung ating wind map, bababa po yan hanggang Central Luzon at magre-recurve po yan pagkat dito sa may parte ng Taiwan. Malaki pa rin po ang tsansa niya na magbago po yan, kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung posibleng magiging senaryo ni Bagyong Guring. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.